po namin Diyos. Salamat po ng maraming sa iyo sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. Pinahintulutan mo kaming makabalik sa banal mong harapan. Iba't iba man ang aming mga dako, malalayo kami sa bawat isa. Muli mo kaming tinipon upang magsawag gawa ng ganitong banal na pagsamba sa iyong banal na harapan. Salamat po sa napakadakilang biyayang ito. Wala kaming may gaganti. Wala kaming may tutumba sa iyong mga kabutihan. Kundi ikaw po yung aming purihin, luwalhatiin, dakilain at sambahin ang iyong marangal na pangalan. Hindi namin alam kung ano ang nakita mo sa aming ama. Ang aming alam, marami kaming pagkukulang at kasalanan. Salamat po sa iyong mga kabutihan. Salamat po sa patuloy mong pag-ibig at mga pagkukupkup sa amin. Ama, nagsisisi ang iyong mga anak. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang mga kasalanan at pagkukulang. Alam mo ang laman ng aming puso at ang aming isipan. Hindi namin hangad lumaban sa iyo. Nadadaig lamang ama kami ng aming mga kapaligiran. Nadadaig kami ng aming kahinaan. Palipasin mga tao. Opo, ama, marami kaming kahinaan. Kaya ama, sa mga sandali pong ito, maawa ka, ama. Palakasin mong muli ang iyong mga anak. Patibayin ang aming pag-asa upang kami makapagpatuloy sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Pahirap ng pahirap ang mundo namin kinalalagyan. Saganang saganang katampanasan at mga kasama. Maging ang iyong bayan, ama. Nararanasan ito ng iyong mga anak. Alam namin, ama, hindi kami makatatapos sa ganitong kalagayan at mga sitwasyon. Ama, sa iyo kami nagmamakaawa. Patuloy mo kaming palakasin. Sa iyo kami sumasampalataya. Ikaw ang magbibigay sa amin ang panibagong lakas at pag-asa. Sa iyo kami maglalagay ng aming buong pag-asa. Huwag mo kaming pababayaan, Ama. Patuloy mo kaming kukupin upang kami nakapagpapatuloy sa ganitong mga paglilingkod po sa iyo. Panginoong Jesus, salamat po. Namamalagi kami sa iyong banal na iglesia. Namamalagi ikaw ang aming Panginoon. Ang daming tagapagligtas at nag-iisang tagapamagitan sa ating Ama. Aming Panginoon, huwag mo kaming pabawayan. Huwag mo kaming kalilimutan. Patuloy mo kaming ipamagitan sa ating Ama upang ipagkalab niya ang aming mga kahilingan. Patuloy kaming bigyan ng mababang kalooban ng pusong masulat rin, ng pusong laging magtatapos sa iyo at sa ating Ama hanggang sa wakas ng aming buhay. Mag-aaral kami, Ama, ng iyong mga banal na salita. Ama, tulungan mo po ang lingkod mong kakasangkapanin na magkahatid ng iyong mga katotohanan. Patuloy na pahiramin ang karunungan ng kapanang kapangyarihan upang ang bawat isa sa amin ay lubos ng kinahan. Magamit po namin ang iyong mga salita sa patuloy naming paglalakbay sa mundong ito. Ikaw po ang kasama namin sa buong panahon ng aming pagsamba, sa buong panahon ng aming buhay. Hindi mo kami iiwan.
lagi mo kaming iibigin. Patuloy na kukupkupin. Sapagkat ang lahat ay aming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, dakila naming tagapagligtas. Amen. Amen. Mga mahal na kapatid, maging yung mga nakaugnay sa telepono, naririnig niyo po ba ako dyan, Tatib? Okay po. Mga kapatid, ang paksa na ating tatalakayin ngayon ang dapat gawin ng mga hinirang upang makalampas sa mga kahirapan at maligtas. Pinagbubuti po natin ang ating kahalalan o ang ating pagka-Iglesia ni Kristo. Subalit sa pagtingin ng iba, wala na tayo sa Iglesia ni Kristo. Alam naman natin yung aral. Alam naman natin ang turo na tayo binukod at hinirang din ng Diyos na para maging mga lingkod niya na magpapatuloy sa tunay na ating pagka-Iglesia ni Kristo. Subalit, habang tayo po ay naglalakbay, alam po natin na marami pa tayong mararaanan na mga iba't ibang suliranin. Na baka ito po ay maging dahilan na masiraan ng loob ang iba sa atin at hindi tayo makatugon dun sa hinahanap o hinahagad nating lahat na kaligtasan. Kaya ang dapat ay mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga suliranin. Subalit, dapat bang ipagtaka kung nangyayari ang mga bagay na ito, lalo na sa ating panahon? At paano tayo kaya makapananaig sa mga suliranin sa buhay? Ito pong unang tanong natin. Ano ang katanungan maaring bumabaghabag sa marami dahil sa mga nakikitang pangyayari sa kasalukuyang panahon? Dinggin po natin ang Habakuk 1:3 hanggang 4. Walang katapusan kung bang dapat makita itong kasalanan, paglabag sa utos ng Diyos, o paghihirap, kalungkutan, o pagdaralita sa aking kapaligiran. Saan man ako tumingin, aking nakikita ang pagkasira, pagkawasak, at karahasan, kalupitan. Tigil natin muna dito. Totoo ba nangyayari sa ating kapaligiran yan, mga kapatid? At tayo po ba mismo, lalo na tayo, mga tunay na Iglesia ni Kristo, ay nakararanas ng ganitong mga bagay? Opo, ituloy pa natin. Ano pa ang ating dapat masaksihan o nasasaksihan sa ating kapaligiran? Ako'y napapaligiran ng mga taong mahilig tumutol, magmatuwid at makipag-away o makipaglaban. Ang batas o kautusan ay naging paralisado at naging walang kabuluhan, walang kwenta o inutil at nawala ang katarungang binibigay sa mga hukuman. Na totoo ito, lalo na yung mga dapat inaasahan na magpatuwad ng mga utos ng Diyos, nawala sa kanila itong mga utos para naging paralisado, sabi ng Biblia. Mga kapatid, ano pa? Ang masasama ay mas nakahihigit pa ang bilang sa mga matuwid o banal. At ang hustisya ay napipilipip ng panunuhol at pagdaraya o panlilinlang. Anong po sa inyo? Totoo po ba na itong lahat ng binanggit na ito ay ating nasasaksihan at marahil nararamdaman at nararanasan ng mga tunay na Iglesia ni Kristo? Opo. Hindi tayo magtaka. Bakit kaya nangyayari itong mga bagay na ito? Anong nais na ipahiwatig ng ating Panginoong Diyos? Kaya inaayaan niya na makita natin ang mga bagay na ito. Tuloy sa Ezekiel 16, 7-5, 7-6.
Ganitong sabi ng Panginoong Diyos, kapahamakan, tanging kapahamakan, narito, ito'y dumarating. Ang iyong kapahamakan na idumating na sa iyo, o naninirahan sa lupain. Ang panahon ay dumating na, ang araw ay malapit na, araw ng pagkakagulo at hindi na ng kagalakan. May sigawan sa ibabaw ng mga bundok. Ang wakas ay dumating na. Ang wakas ay dumating na. Ito'y gumigising laban sa iyo. Narito, ito'y dumarating. Bakit pinapayagan na ng Diyos na lahat ng mga karahasan na nakikita natin sa daigdig ay nangyayari sapagkat nalalapit na ang kawakasan? Dapat ba tayo sa ating katayuan ay mawala ng pag-asa pagka tayo'y nakakakita ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa panig ng mga tunay na iglesia? Pag sinabing tunay na iglesia ni Kristo, silang naninindigan sa panghawa sa mga utos ng Diyos. Pag sinabing tunay na iglesia ni Kristo, silang nanghahawa at tinutupad ang mga utos ni Kristo at ng ating Panginoong Diyos. Eh, alam naman natin, pwede lang maraming magpanggap na tunay na iglesia. Pero sa pagtupad, sa mga aral, eh parang protestantismo na, di ba? Parang sumasampalataya na lang. Ay hindi na talaga pinatutunayan sa pagitan ng gawa. Wala silang kaibahan sa protestantismo. Di po ba? Dapat tayo makita sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Doon natin mapakita na kung tunay na iglesia ni Kristo tayo. Bakit ganun dapat maging ating paninindigan? Sa panig ng mga tunay na iglesia ni Kristo, anong ibig sabihin ng lahat ng mga bagay na ito at ano ang dapat gawin natin para tayo po ay huwag maiwan sa ating mga paglalakbay? Sa Lucas 21:28, kapag naganap na ang mga bagay na ito, humanda na kayo at itaas ang ulo sapagkat nalalapit na ang inyong kaligtasan. Eh, pagka naganap na pala lahat ng ito, palatandaan na nalalapit na ang araw ng kaligtasan. Kaya sa panig po ng mga hindi maliligtas, ang araw ng paghukom ay isang kalagim-lagim na araw. Bakit? Sapagkat naghihintay sa mga hindi matuwid, sa mga taong hindi handa na tunay na iglesia ni Kristo, eh sila maiiwan sa paglalakbay. Eh hindi tayo po papayag na tayo po ay sumunod sa bagay na laban sa mga utos ng Diyos. Ang dapat gawin natin, manghawa sa mga salita ng Diyos, sapagkat ang pagtupad sa mga utos ng Diyos ay kahayagan na tunay na iglesia tayo ni Kristo. Dumating man ang tagapagligtas ay hindi tayo matatakot. Hindi tayo mangangamba. Bakit? Sapagkat alam natin ang hantungan ng ating paghihirap at pagmamalasakit ay ang ating hinahagad na kaligtasan. Kaya anong dapat maging katangian ng mga lingkod na Diyos kahit ano pa mang mga paghihirap na masagupa? Hebreo 10:32, ngunit alalahanin ninyo ang mga araw nagdaan. Pagkatapos niyong tanggapin ang liwanag, nagbata kayo ng mahigpit na pakikipagbaka sa mga paghihirap. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod patungo sa pagkawasak. Sa halip tayo ay kabilang sa mga sumasampalataya sa kaliligtas ng ating kaluluwa. Anong dapat nating gawin para tayo makatiyak na tayo po'y makarating sa hantungan ng ating paglalakbay sa ating kaligtasan? Huwag tayo pong tatalikod sa ating Panginoong Diyos. Napakahalaga po nun eh. Sapagkat pwede kang tumalikod sa tao, sapagkat ang aral na pinasusunod sa iyo ay labag na sa utos ng Diyos at utos ng Panginoong Jesucristo. Pero kailanman ay hindi dapat tayo tatalikod sa ating Diyos. Kailanman hindi tayo tatalikod sa Panginoong Jesucristo. Yan ang dahilan, di ba ba? Kung bakit tayo nakapanindigan na ganito ang ating katayuan. Sapagkat ang ninais po natin na masunod ay ang Diyos at si Kristo. Sa kabila ng ating mga dadaanan pang mga pagsubok. Pero alalahanin natin ang mga pag-uusik na dinadaanan natin at mga iba-ibang mga pagsubok ay isang patunay sa ating pag nakalampas sa mga bagay ito, isang kahayagan na tayo naging handa sa pagparito ng ating Panginoong
Jesucristo. Kaya anong dapat na maging reaksyon natin sa lahat ng mga suliranin na marahil nating madaanan sa buhay na ito? Ikalawang Korinto 4:8-9. Ginigipit kami sa kabi-kabila ng mga bagabag. Ngunit hindi nalulupig at nasisiraan ng loob. Ito po ayan, mga kapatid. Lalo na yung mga kapatid natin na pumunta dito sa Hawaii, di ba? Ka-Dave, di ba ginigipit kayo? Inuusig kayo? Di ba? Pagka dumalo daw dito sa kasal, ano gagawin? Ititiwalag yung ikakasal? Kaya pinabayaan na lang kayo, ginipit kayo, di ba? Pero sabi ng Biblia, huwag kayong masira ng loob. Hindi lang kayo, maging sa ating iba't ibang mga kapatid. E nga dun sa pamilya ng sambahayan nga ng kapatid na Iranyo Manalo, ay ginigipit sila. Maging tayo lahat. Pero sabi, huwag masiraan ng loob. Ang sabi pa nga dito, nalilito kami dahil hindi na namin alam kung bakit nangyayari ang mga bagay nangyayari. Ngunit hindi kami sumusuko at bumibitiw. Hindi ba? Nung tayo po ay dumadaan dun sa matinding pagsubok na iyon, na tayo mismo ay tumindig at sumunod sa mga utos ng Diyos, nung tayo po ang batay sa kanilang mga salita, tiniwanag. Pero alam naman natin, tiniwanag tayo lamang sa sinagoga. Yun lang magagawa nila eh. Hindi tayo pero may tiwalag doon sa tunay na iglesia sapagkat pagkatiwalag man sa atin, alam naman natin ay hindi batay doon sa utos ng Diyos sapagkat ang dapat tiwalag yung masama, anong kasamaan na ginawa natin? Di ba? Nung tayo nalimdigan at tamawak na sumunod, mas gusto natin sumunod sa ating Diyos nung ayaw natin makipag-ugnay o makipag-isa sa bagay na pinagagawa sa atin. Alam natin masasaktan tayo pero ang pinili natin ay ang ating Diyos. Bakit? Sapagkat alam natin, hindi tayo pababayaan. Sabi nga, hindi tayo sumusuko. Hindi tayo bumibitiw. Sabi nga dito, tinutugis kami. Ngunit, hindi kami kailanman pinabayaan ng Diyos. Baka sabihin ng iba, lalo na yung mga kumakaaway, tinutugis kayo. E bakit ang iba sa inyo, inamatay? E bakit? Yung bang mga namatay, meron bang matamis na kamatayan, mga patid, o wala? Meron. Pagka nanindigan ka hanggang nasa dulo ng iyong pagtupad ng tungkulin mo sa iyong katapatan sa Diyos at kay Kristo, mamanad ka. Bakit mamanad ka? At pagkat alam mo, ang iyong susundin, ang iyong sinusunod ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya hindi dapat tayo pumayag, mga patid, na tayo ay sumuko habang tayo ay naroon na sa pinakamatinding pagsubok sa ating buhay. Di ba napakalaking pagsubok ang ating dinaanan? Isipin niyo lahat ng mga pagsubok na dinaanan niyo sa buhay, mga patid. O, nag-isip na kayo. Sa inyong pag-iisip, sa lahat ng mga bagay na nangyari sa inyong buhay, mga kapatid, ano ang masasabi mo sa pagsubok na ginawa sa ating lahat? Na kung bakit ganitong pagtitipon na ating sinasagawa. Oo, di ba, na nakapagdaramdam na kahit na papaano, hindi ka na makapasok sa bahay-sambahan, hindi ka na makasamba doon sa loob. Pero di ba, ang mahalaga eh, nandiyan ang Diyos pagka tayo nagtitipon. Di man tayo marami, pero kung Diyos ang ating kasama, kung ang Diyos ang ating nararamdaman, panatag tayo. Mahiyapa tayo, di ba? Sabi nga dito, itong dahilan kaya hindi kailanman sumusuko bagamat nag-aagaw buhay ang aming katawan, ang aming panloob na lakas sa Panginoon ay nararagdagan araw-araw. Tutal, mga kabalisahan at pagdurusa namin ito ay sadyang konti lamang at hindi lubhang magtatagal. Ngunit ang maikling panahon ito ng kahapisan ay magbubunga sa amin ng pinakasaganang pagpapala ng Diyos magpakailanman. Kaya hindi kami nakatingin sa mga bagay na nakikita namin ngayon, sa mga bagabag na nasa paligid namin, kundi nakatanaw kami sa mga kaligayahan sa langit na hindi pa namin nakikita. Di magluluwat, ang mga bagabag ay matatapos na. Ngunit ang mga kaligayahang darating ay magtatagal magpakailanman.
Di ba totoo ang lahat na ito? Kung bakit tinitiis natin ang mga napakabigat na mga pagsubok? Sapagkat alam natin ang form, ang ating pagdalamhati, ang ating pagdaan na pagsubok dito ay pagsamantala lang. Hindi magtatagal, darating ang panahon, lahat ng iyong mga hirap dito, kung ihahambing mo doon sa bibigay na kaligayahan sa araw ng pag-uukom, ay hindi mo matatapatan. Kayong panahon ng paghihirap at pagmamalasakit mo, alang-alang sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo, may hangganan din yan. Kaya anong dapat gawin natin? Dapat ang ating gawin, ituon natin ang pag-iisip natin sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi yung pagsamantala lamang, yung panlupa lang dito. May katapusan ng lahat ng mga ito. Pero ang bibigay na gampi sa'yo sa lahat ng pagpapala o sa lahat ng mga dinaanan mong pagsubok, yung pagpapala ay buhay na walang hanggan. Pero ano kaya ang magtutulak sa atin para magampanan natin ang lahat ng mga pinagagawa ng Diyos sa atin? Tulad ng pinanalangin ng Pangulong Diakono kanina, ano yung nakita mo sa amin? Ah, hindi natin alam, mga batid. Sino ba tayo? Hindi naman tayo mas mabuti sa ating mga kapwa-kapatid. Di po ba? Pero tayo man, sa kabila ng katotohanan ito, alam naman natin, binukod pa rin tayo ng ating Panginoong Diyos. Ano kaya ang dapat gawin natin o malaman para mataguyod natin itong laban na ito hanggang sa dulo ng ating paglalakbay? Pakinggan natin sa Efeso 3:20. Ngayon ay walhatiin nawa ang Diyos na sa pamamagitan ng kanyang malakas na kapangyarihan na gumagawa sa loob natin ay kayang gawin ang higit kaysa ating maaaring hingin o hangarin. Labis-labis pakaysa ating pinakabataimtim na mga panalangin at pinakamatayog na mga hangaring kaisipan o pag-asa. Ang tanong po natin, ano kaya ang magtutulak sa atin para tayo'y makapagpatuloy sa kabila ng mga matatinding pagsubok? Yung lakas na binibigay ng Diyos sa atin, yung Espiritu niya. Di ba yan ang nagtulak sa bawat isa sa atin? Na itindig natin ang mga dapat na dapat itindig, yung katwiran ng Diyos. Hindi ba yan ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng lakas ng loob para itaguyod ang tuloy na paglilingkod sa Diyos? Huwag mong papayagan na yung kapangyarihan ng Diyos ay mawala sa atin, sapagkat yan ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa lahat ng mga pagsubok na ating dadaanan sa buhay na ito. Alam natin, ang Diyos mismo, sa pagitan ng tulong niya, makakarating tayo sa ating mga hangganan para nga tayo makarating sa hangganan ng ating paglalakbay upang wag tayong madaig ng mga pangyayaring kapag malapit na ang wakas. Anong dapat nating gawin upang makarating tayo sa hangganan? Kawikaan 4:25, palagi sa hinaharap ang puhol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Di ba lahat tayo ay may mga goals, kung sabihin sa English, o meron tayong mga nais na makamit na matupad sa ating buhay? Huwag tayo pong papayag na mawala ang ating kaisipan doon sa pinupukol natin. Ano po ba yung ating pinupukol? Kaya hindi dapat mawala doon yung ating kaisipan. Kaya pag makakaramdam ka ng pag-uusig, pagsubok, dalamhati, ay hindi ito magiging dahilan kung bakit titigil ka sa paglilingkod mo o sa mga pagsamba mo o sa pagtupad mo ng iyong mga pinagkatiwala sa iyo ng Diyos na gampanin. E pakinggan natin sa Filipos 3:13-14. Mga kapatid, hindi ko inaakalang inabot ko na ang buhay na iyon. Ngunit isang bagay ang aking ginagawa. Nililimot ko ang nakalipas na at nakapako ang aking mata sa unahan.
tuwid ang aking pagtakbo patungo sa hangganan upang matamuko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa atin ng Diyos kay Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan. Tanong ko po sa inyo, mga kapatid, ano ba yung ating dapat ipukul ang ating isipan sa binabanggit ng Biblia? Doon sa ating hangganan. Doon sa buhay na walang hanggan. Parang ano lang yan eh, na sa Olympics. Nakakita na po ba kayo sa mga manglalaro? Ano ba ang dahilan kung bakit ang isang tao ay pumasok sa isang kompetisyon? Para matalo? Ah, gusto ko kasi matalo eh. Kaya gusto kong mag-join ng competition. Meron bang ganon? Wala, di po ba? Meron bang talagang, halimbawa, tinanong mo si Pacquiao, bakit ka gusto mag-boxing dyan sa taong yan? Eh, gusto kasi magbigay ng kalungkutan sa bayan ko, magpapatalo ako. Ganon ba? O siya mismo ay talagang gagawin niya lahat para makuha niya yung corona o yung, kumbaga, belt na yun, kung ano man yun. Di ba? Eh, ito'y higit doon sa laban ni Pacquiao, yung ginagawa mo. Di ba? Ito'y higit doon sa manlalaro na ginagawa mo. Bakit? Kasi yan, mga bagay panluba lang yan eh. Ito na binibigay sa iyo, pagdating ng taktang panahon, ay ang gantimpala na pinaglaban mo ang iyong mga ginugol na mga panahon at mga ginugol na sakit na iyong naramdaman at mga naramdaman mong pagsubok, pagtangis ay pagdating ng araw na iyon, ibibigay sa iyo ang iyong pinaglaban, iyong kaligtasan mo, iyong ibibigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Kapag kaganyan, nakokondisyon na ang ating isipan, mga kapatid. At siya, hindi tayo papayag na paaagaw pa natin sa ating kalaban yung pinakamahalaga sa atin, yung ating korona ng kaligtasan. E paano kung dumarating po ang mga kagipitan? Paano po ba dumarating ang mga pangangailangan? Anong tinuro ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nating gawin? Mateo 6:31-33. Kaya huwag kayong mabalisa sa anumang paraan tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pagkain at pananamit. Bakit niyo tutularan ng mga pagano? Sapagkat pinagmamalaki nila ang lahat ng mga bagay na ito at labis na nababalisa tungkol sa mga ito. Subagit alam ng iyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito. At ipagkakalob niya ang mga ito sa inyo kung siya ang gagawin ninyong una sa inyong buhay at mamumuhay ng ayon sa kanyang kagustuhan. Ayon sa ating nabasa, ano pong tinuturo ng ating Panginoon Hesukristo? Kapag nakikita niya tayo nagigipit o nangangailangan, eh dapat unahin natin yung kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian. Ano yung katuwiran? Roma 1:17, yung nga ang ebanghelyo na may kinalaman sa kaligtasan. Di ba yan ang dahilan kung bakit pumayag tayo? Sapagkat inuna natin yung ebanghelyo, pumayag tayo na tayo ay parusahan nila. Pero sa harap naman ng Diyos, hindi parusa yun eh. Pagpapala sa atin yun para tayo ay mabukod. Para mapakita lang natin sa Diyos. Una siya, dinabali na kapag ka dumating ang mga iba't ibang mawala ang lahat sa atin. Huwag lang mawawala ang ating Diyos. Huwag lang mawawala ang Panginoong Jesucristo sa atin. Yun ang pinakamahalaga. Kaya nanindigan tayo. Di ba pinili natin ang kaharian ng Diyos ay ang iglesia na may katubusan? Yan nga ang iglesia ni Kristo. Sa anong paraan natin pinili? Yun mga kapatid. Noong tayo po ay pumayag na sumunod kay Kristo at sa Diyos. Sapagkat ang iglesia ay sa Diyos at kay Kristo tayo. Kaya siya ang dapat masunod. Ano man mangyari, di tayo po pababayaan ng Diyos. Sapagkat kahit man si Kristo, nung siya'y sumunod hanggang sa dulo ng kanyang buhay sa ating Panginoong Diyos, pinabayaan ba siya? Hindi po. Pero marami bang umusig sa kanya? Marami.
Pero sa kabila po ng lahat ito, tayo ba ay higit kaysa kay Kristo? Hindi po. Pero sa kabila noon, nang hawak siya sa ating Diyos, ganun din, manghahawak tayo sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat alam natin, mga kapatid, ang Diyos, sa pagitan ng kanyang kapangyarihan, ang siyang magpapalakas sa atin na isusuko niya yung kapangyarihan na yon sa buhay ng bawat na nananalig sa kanya. Bakit? Hindi ba sa ating kapanahunan, lalo na sa atin, mga nakaranas ng ganito pong napakalaking mga pagsubok, di ba dumarating din sa atin ang mga panghihina? Di ba dumarating sa atin na ayaw na natin magpatuloy? Pero kapatid, alalahanin niyo yung lahat ng inyong mga ginawa nung mga nakaraan, sabi nga kanina sa Hebreo, huwag kang tatalikot. Eh, ito na, yung pinakamatinding pagsubok na dinalaanan natin ngayon. Yun nga ang ating naranasan kung paano tayo tinipon ng Diyos sa iba't ibang panig ng daigdig para ipagpatuloy lang ang ating kahalalan, ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Kaya ano ang ginawa ng mga unang lingkod ng Diyos para huwag silang makabitiw sa kanilang kahalalan kapag tumitindi ang mga suliranin at nararanasan nila sa kanilang buhay. Pakinggan po ninyo sa awit, 19:81-3 at 114. Nanghihina ako para sa iyong pagliligtas, ngunit inaasahan ko ang iyong tulong, sapagkat pinangako mo ito. Ang aking mga matay nagpupumilip na makita ang katuparan ng iyong mga pangako. Kailan mo ako aaliwin? Sa pamamagitan ng iyong tulong, ako'y namumulubot na tulad ng sisidlang balat ng alak sa gitna ng puso. Pagod na pagod sa paghihintay. Ngunit nangahawak pa rin ako sa iyong mga kautusan at sinusunod ang mga ito. Ikaw ang aking kanlungan at ang aking sanggalang. Kaya, at ang iyong mga pangako ang tanging pinagmumulan ng aking pag-asa. Di ba totoo ito? Di ba totoo na nanghihina na tayo minsan para sa pagliligtas ng ating Diyos, baka may mga naiinip na. Ngunit, anong sabi ni David? Ang inaasahan kong tulong, ikaw. Anong suriranin mo? Na kung minsan nang lalambot ka, nang hihina ka, na parang ayaw mo nang magpatuloy, eh, alam naman natin, ang ating Diyos, ang siyang ating muog, siya ang dapat natin pong asahan, ang nagbibigay sa atin ng tanging lakas kung bakit natin pong itinataguyod ang lahat ng mga ating kahalalan, ang ating pag-aiglesia ni Kristo, mga batid, ay ang mga pangako ng ating Diyos. Di ba pinangakuan tayo ng kaligtasan kung tayo magtiis hanggang wakas? Pag sinabing hanggang wakas, anong titiisin mo? Maging yung dinanas natin. Pag titiis yan, dapat katapatan mo pa rin ay kay Kristo at sa Diyos. Yan ang tunay na iglesia ni Kristo. Hindi siya natatakot sa tao. Hindi ang tao ang kanyang pinararangalan. Ang kanyang pinararangalan. Ang Diyos at ang Kristo, bagamat tao, hindi lang siya basta tao. Siya ay tagapagligtas, tagapamagitan, taong hindi nagkasala, ginawang Panginoon. At sinasamba natin siya. Nararapat lamang siya ang susundin natin. Kaya kapag dumarating sa atin ang mga panghihina, itanaw mong isip mo nun sa pangako ng Diyos. Sabi nga kanina eh, nanghihina, nilulupaypay. Pero bakit natin matitiyak na tayo tutulungan ng ating Diyos? Sa stress, halika kayo. Sikapin nating
makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Bakit natin po nalalaman na tayo tiyak na didinggin ng ating Panginoong Diyos? Eh, saan ba tinulad yung pagsagot ng ating Diyos sa kanya mga hinirang sa panahon ng kanilang panawagan? Sintiyak na pagdating ng bukang liwayway. Yan ba'y lagi natin nakikita? Ganong katiyak na kung ano man ang condition mo, sige, bulong mo ngayon sa Diyos. Kung anong nararamdaman ninyo, nagpapabigat sa inyong mga pasaan, sumbong mo sa Diyos. Sabi nga, darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Kaluluwa ba'y parabagang tuyong-tuyo na at nangangailangan na parang diligid ka ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos? Eto yung panahon na dudulog ka sa ating Diyos. Eto yung panahon na iparay pagbakawa, Ama. Napakabigat ng mga suliranin ko sa buhay na ito. Napakaraming mga pagsubok sa aking mga pasan. Sana tulungan mo makalampas ako. Malampas tayong lahat. Kayong bibitiw, anuman mangyari sa inyo, mga kapatid, manghawak at manghawak. Kayo sa ating Panginoong Diyos, sapagat ang Diyos ang siyang mismong gaganti sa ating mga pagpapagal. At ibibigyan niya yun sa araw ng pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Na doon magpapahinga na tayo, magpakailanman, kasama ng mga nauna sa libingan na namahinga, na pinaglaban ang katotohanan ito. Ganun din tayo, mga kapatid, na sana ikagubid natin hanggang sa dulo ng ating paglalakbay. Mga kapatid, sana maramdaman natin sa kabila na konti lang tayo. Di ba may Diyos? Mararamdaman nyo naman eh. Mararamdaman nyo naman kung ang Diyos ang tumutulong sa atin sa mga karanasan natin sa buhay na ito. Mararamdaman natin sapagkat hindi tulog ang Diyos. Diyos na pag-ibig, Diyos na makatarungan. Ganun ang Diyos sa mga tunay na tapat sa Kanya. Kaya hindi tayo lugi sa kabila ng lahat ng mga ito. Yung katapatan natin, meron kahantungan yan yung ating kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Tumayo kayo, tayo po mananalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat aming Ama sa ginawa po naming mga pag-aral. Maliwanag po naming natanggap ang iyong mga aral at katotohanan na kung bakit di dapat kami manghina, kung bakit hindi dapat kami tumalikod sa iyo, kung bakit lalo kaming mga hahawak, lalo kung binukod mo kami na parang taguyod ng tunay na paglilingkod po sa iyo. Ama, kung tatanungin mo kami, ito ang pinakamatinding pagsubok na dinaanan namin habang kami nabuhay. Sabagat maraming pagsubok ang aming naranasan at kung bakit nang tagumpay kami roon, sabagat inalayan mo kami at tinulungan kapag ka kami nababalik tanaw, kung paano kami nakalampas sa bawat bundok na aming mga dinaanan. O aming Ama, nakikita at nararamdaman natin namin sa aming buhay ang pagkandili ng iyong kamay. Ganito rin kami ngayon sumasandal sa iyo. Ama, hinang-hina na ang aming mga kaluluwa. Dumarating sa amin ang paglupay-pay. Pero sa iyo kami sasandal. Ikaw ang aming lakas. Lumapit ka sa amin. Di ka namin nakikita. Di ka namin mayayakap sa aming mga kamay. Pero ramdam namin ng pagdilig sa aming mga dalangin
pag dinidilig mo yung aming mga kaluluwa sa magitan ng iyong pangyakap sa aming kaluluwa, nalilimutan namin ang aming mga suliranin. Hindi ba sa ganitong panahon, magsumbong kami sa iyo at magsabi ng lahat ng aming problema. Pero isang bagay ang pangako namin, ano bang sasakit sa buhay namin, paglilingkuran ka namin, urubusin namin ang aming lakas sa pagsambat ng walhati sa iyo. Opo, ano ang mangyari? Yun po ang aming gagawin. Na magkat dito namin natutuhan na dito kami nagkaroon ng kapayabaan sa kabila ng maraming pagsubok. Nariyan ka po sa aming kalagitnaan na bibigay sa amin ng kalakasan. Panginoong Jesus, sana patuloy mo kaming sumbong sa aming Ama. Napakabuti mo, Panginoon. Napakadami mong mga binigay na halimbawa kung paano kami dapat mabuhay. Sana magkaroon man kami ng mga katangian at taglay mo para hindi po kami maiwan. Ang totoo, ayaw namin maiwan eh. Kasi gusto po namin makapiling ka. Pagdating mo o pagsugo sa iyo ng aming Ama. Kaya huwag mo kaming kalilimutan sa pagparito mo, Panginoon. Sana isama mo kaming lahat doon sa bagong lupa at bagong langit. Napagkat-pagod na mo kami sa mundong ito at gusto namin mamahinga. Kasama mo at ang aming Ama. Makapiling siya magpakailanman para matapos ng lahat ng aming mga kadalamhatian. O aming Ama, sumasampalataya kami na dinirinig mong aming karaingan, pinagpala mo lahat ng mga sumamba ngayon sa ngalan po ni Jesus, na siya naming tagapagligtas. Amen.